Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nga pala si Moon, ang aking Persian cat. At meron pa ako isang Persian cat na female, ayun si Isabelle. So ayan, actually, meron akong video nito, previous video, pero ang dami kasing nagko-comment na ulitin ko daw since napakahina talaga ng recording ko noon dahil madaling araw yun, tapos tulog yung mga anak ko, nag-iingat ako, and parang yun yung first video ko regarding sa mga fur babies. So medyo ano pa ako, nag-try lang ako noon, hindi ko naman nakalain na magiging madami rin yung views noon kahit paano. So ayun, sorry ang ingay ng anak ko, ayan siya, gising na. So yun, ito yung video na regarding sa ilang beses ba dapat pinapakain ang pusa sa isang araw. At i-take din natin as sa consideration yung cat na may breed tsaka yung cat na walang breed. Sabi ng iba, pare-parehas lang naman yan, pusa, may breed man o wala. Oo, when it comes sa pagmamahal natin, oo, pantay-pantay sila. Pero lagi natin iti-take into consideration na mas sensitive po yung mga cats na merong breed. Kasi syempre, pag sabi may breed, usually yan, mix-mix na yan ng mga iba't ibang ano. So, mas nagiging sensitive sila. So, pero kung sa pagdating sa pagpapakain, baka yung iba, isipin nila, pagka nagbigay ka ng mga ganitong pamamaraan mo, ay masyado namang pangmaselan yan, ay masyado namang ano. So, yun nga. Pero mas maganda pa rin na safe way po tayo. So, ako po, and based na rin sa mga nababasa ko, sa mga researches ko, mas okay na twice a day natin sanayin kumain na lang yung ating mga pusa. Twice a day po, like, sa umaga, tapos sa hapon, 6 a.m., 6 p.m., 7 a.m., or 7 p.m., yun, depende po sa inyo. Basta, kung ano oras silang pinakain ng umaga, ganun din po sa gabi. Para hindi po siya magugutuman, hindi rin, kumbaga lalagpas. Kasi pag nagutuman naman sila, usually nagiging acidic sila, sumusuka sila. So, sorry, ang ingay din ito. Ayun, nagiging acidic sila and sumusuka sila. So, ganun. Wala naman pong, actually, mas healthy nga na twice a day natin sila pinapakain. Kasi in between feeding times, mas marami silang water intake. Which is napakaganda po sa pusa to avoid UTI na marami silang water intakes. So, bawa pinakain nyo sila ng 6 a.m., ang next feeding ay 6 p.m. So, sa times na pagkatapos nilang kumain ng 6 a.m. hanggang dun sa vacant times nila na bago kumain ng 6 p.m., puro water po sila. So, make sure natin na meron silang water lagi na nakahanda, na fresh, na bago. Kasi talagang, minsan ugali talaga ng pusa na gusto nila yung mas fresh na water, mas malinis. So, lagi natin i-check. Minsan kasi nalalagyan na ng mga balahibo nila, ng mga dumi-dumi na pag nagaharutan sila. So, yan. Refill na lang natin over time, or bumili tayo ng bowl na merong parang water dispenser na rin. So, yan. May mga fountain, mga ganon. Yung ibang cats, mas gusto nilang uminom sa CR kasi moving water po yun, or yung fresh na water na galing sa ano, mas fresh yun. So, tataka tayo kung bakit mas gusto nila sa CR. Ganon po kasi. Mas gusto nila yung bago. So, ganun na lang po. Ano pa ba? So, pagdating naman, para avoid UTI tayo, kung nagpapakain tayo ng kibbles or ng dry food, wala naman pong problema. Basta, pag nagpapakain tayo, mas okay po na lagyan natin ng konting tubig, halu-haluin natin siya dun sa tubig bago natin ibigay. Kasi para mas less alat, yung iba hinuhugasan nila. Pero ako, since twice a day na nga lang sila nag-feed, more on water intake sila. Tapos, yun nga, uhugasan ko na lang, hindi ko siya uhugasan, lalagyan ko na lang siya ng water. Para,
kasabay nung ano eh, may water na rin yung tinake nila. Kasabay ng dry food. Or, pwede naman po na lalagyan po na pwede naman po na lalagyan ng halo na wet food. Wet food yung mga nabibili po. Like, Aussie, ako yung lata ng Aussie, hinahalo ko po yun. Sa morning, hinahaluan ko ng Aussie yung ano nila, tsaka konting water, yung kibbles nila, or yung dry food. And at night, kung medyo tight budget ka, okay naman na dry food lang at night. Uubusin nila yon kasi syempre, gutom na sila yon. In between times, gutom na sila na yung last kain nila, 6 a.m. plus 6 p.m. yung next feeding. Gutom na po sila nun. So, uubusin nila kahit dry food lang ilagay nyo sa gabi. Since mas energetic sila, mas makulit sila pag gabi, yun po. Okay lang na dry food na lang yung ilagay natin sa gabi. Tapos, kung gusto niyo naman po ng mas natural feeding, I advise na boiled meat, lalo na po, chicken, or fish. Boiled lang po, walang anything na pampalasa, and walang anything na like salt, lalo na pong salt, kasi sobrang prone po talaga sila sa UTI. So, avoid po natin yan, yung mga pampalasa. Pag nag-boil ka naman ng chicken, yun nga sabi ko sa first video ko, mapapansin nyo naman, amoy pa lang ng pinapakulo ang manok, ay patay na yung mga cuts na yan. So, hindi nyo na po kailangan lagi ng pampalasa. Pwede nyong, para mas tipid or mas madami, haluan nyo ng kalabasa habang binaboyan nyo, or carrot, ganyan, malunggay. Pwede po yan para mas healthy. Make sure lang na himay-himayin nating mabuti kasi may instances na nachochoke sila and ikinamamatay din po nila yon. Kaya ingat na lang din po tayo sa pagbibigay. Or kung pwede naman po, kung gusto niyo mag-raw feeding, raw meat lang, gutay-gutayin niyo na lang po para mas madali nilang malulunok, hindi din sila machoke. And pag nagro-raw feeding po tayo, make sure na mas madalas po ang pagde-deworm sa kanila dahil pwedeng mas doon pa sila makakuha ng worm. Pero wala pong masama. And mas healthy naman po sa kanila yung raw feeding, actually. Pero yun nga, deworm tayo. Para pag-iingat na lang din po sa kanila. Tapos ito pa. May sasuggest ko sa inyo. Before, ang pinapakain ko pong kibbles or dry food sa mga cats namin is power cat. Pero since marami na akong nababasa na nakaka-UTI or something like that, na mga sakit, hindi ko naman sayo na ano po na wag ng maganda ng power cat. Maganda naman po siya and madali din siyang makataba. Pero yun nga, marami akong nababasa sa group. So, nag-search ako ng mas affordable na cat food na mas organic and kaparehas din naman ng lasa halos and amoy ng power cat na sure naman na magugustuhan ng cats is yung Smart Heart. Yan, Smart Heart na cat food. Maganda rin po yan kasi yung iba like yung pag nagpa-power cat ka and then bigla ka nag-switch sa special cat food. Iba kasi yung ano parang sobrang tabang niya and hindi siya ganun kaamoy yung special cat. So, hindi ginugusto ng pusa. Pero yung Smart Heart po, hindi siya nalalayo dun sa power cat. Pero, pagdating sa quality at saka po yung price at saka po yung mas organic siya, maganda po yung Smart Heart. So, yun po yung mare-recommend ko. But then, pag gusto po natin magpalit ng kibbles ng dry food, mag-transition po tayo ng maayos. Ito pa po ang isa kong matitip sa inyo. Pag magpapalit tayo ng dry food, wag tayo basta-basta mag-switch na kahapon, ito yung naka-power cut ka, kinabukasan bigla mo siyang Smart Heart, mali po yun. Kasi pwede siyang magtae, magsuka, and magkaroon ng blood sa poop. So, yun yung nakakatakot po doon. Pasensya na kayo sa mga anak ko, kakagising lang nila. So, yun, ang nakakatakot doon, pwedeng magkaganon sila. So, iwas po tayo. Ang maganda niyan
yung dati nilang cat food, kalahati muna nun, hahaluan natin ng konting bagong cat food na gusto nating ipalit. Tapos habang tumatagal, padami na ng padami, parang kumbaga sa ano eh, bawat araw eh, mas dumadami na yung padami na ng padami yung bagong cat food versus doon sa lumang cat food. Parang unti-untiin lang po natin, tapos unti-unting bawas na rin nung dati, tapos dagdag na nang dagdag nung bago. Ganun, nagigets nyo ba? Parang ganun, parang hindi sila mabigla, kasi na-experience ko na po yan, and lagi ko din nababasa yan, and nung na-experience ko yan, nag-research ako na ay ganun pala, mali pala na biglaan. So unti-untiin po natin para hindi tayo mabigla na matakot. Bakit sila may dugo sa poop? Baka may parvo na, ganun. Nakakatakot. Pero, but then, sa cat food lang po yun. So, unti-untiin natin yung transition po para rin mas safe po sa kanila. So, ayun po. Wow, wag din po tayo mag-worry na twice a day feeding, lalo na po sa cats. Kasi, subok ko na po yan. Ever since, ganun yung mga cats ko. Pero sobrang bibigat po nila. And hindi ko sila pinapakain ng sobrang dami. Yung sapat lang na amount, na alam kong kasya sa tiyan nila, na mabubusog sila. Hindi mo kailangan mag-iwan dyan ng ano na, pagtingin mong wala nang laman yung bowl nila, dadagdagan mo. Huwag po ganun. Mas maganda yung binigyan mo sila ng 6 a.m, yun na lang yung amount nun. Anong oras man nila maubos yun, yun na lang yung feeding na tama para sa kanila. Huwag mo nang dagdagan hanggang maubos yun. Next na pagbibigay mo ay 6 p.m. na. Or kung 7 a.m. ka nagbigay, 7 p.m. mo bigyan. Para kung ano na lang po yung binigay mo, yun na lang yung amount na makakain nila. So, para iwas din po talaga UTI. So, yun. Never naman nagka-problem yung mga cats namin. And actually, more on wee-wee pa nga yung may scoop mo sa litter box nila every morning. So yun, napakaganda talaga na ganong diet po yung gawin natin sa mga cats natin para mas maging healthy sila. And syempre po, vitamins, wag natin kalimutan yan. Kung gusto nyo pong mas tumaba yung pusa nyo at mas gumana kumain, wag na kayo mag-try ng kahit anong remedy. Multivitamins is the key para po mag-boost yung appetite nila. Maganda po yung LCVit na pang-cats. Sobrang maganda po yun. Sobrang gumana po sila. So, I suggest kung yun yung mga tanong, isip nyo, ayun nga yung may re-recommend ko sa inyo itong mga bagay na to. And kung gusto nyo tumaba sila, sundin nyo lang po ito. Napakaganda po ito. So, yun lang po. Yun lang po. Bye-bye. I hope okay na po sa inyo to at malinaw-linaw na yung pagsasalita ko sa video na to. Makulit nga lang yung mga anak ko kasi kakagising lang po nila. Pasensya na po. So, yun lang po. Sana i-share nyo po ito sa mga kapwa natin for parents. Mag-like kayo and mag-subscribe na rin po for more videos like this. So, yun lang po. Bye-bye!